So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge lang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, bracket B na tayo ng Isa Buhay 2023 semi-finals, no? So na-review na natin yung Husky versus Plaridel kanina, which is uploaded yon kagabi. So pwede nyo i-check sa YouTube channel natin. At ngayon naman, bracket B na tayo. Invictus versus JD, no? Bago tayo magbigay ng insights, pasensya na pala dun sa naging ending ng ano natin. Naging ending ng video natin kahapon. Yung uploaded, yung Plaridel versus Husky, kung tinapos niyo yung ending, no? Kung tinapos niyo yung video, rather, makikita, maririnig niyo doon na may mga pukpok ng martilyo, kasi tanghali ko kasi ginawa yung content na yon, so may nagtatrabaho kasi dito sa likod ng bahay namin, so naririnig yung mga pukpok ng martilyo, so pasensya na, pero buti na lang is nasa bandang dulo na ng vid natin yung nagkaroon ng ganong scenario, so yun, pasensya na, pero ngayon tahimik na dahil gabi na eh, madaling araw na, so yun, kung may marinig kayong kakaiba, hindi na yun ako, hindi na yun yung kapitbahay namin, kakaiba na yun, no? So yun, kidding aside, Invictus vs JD sa Isa Buhay, pare sila ng estilo kung paano sila mag-deliver, no? Alam naman natin na pasigaw, pero kung experience ang pagbabasehan natin, syempre lamang na lamang si Invictus dyan, kasi although parehas silang magkadikit lang naman yung ano nila, yung win-loss nila, 11-6 ata si Invictus, tapos 10-2 si JD, so magkalapit lang, pero it doesn't mean na yung experience nila is magka-level, no? Invictus nakailang sali na yan ng Isa Buhay. Si JD rin naman nakailang sali na, pero mas experienced para sa akin si Invictus, kasi hindi lang naman Isa Buhay na salihan niya, 2x2 din kasama ni Lance. So yun, experience, battle wise lamang si Invictus dito, pero syempre hindi pa rin natin dapat maliitin ang isang JD, kasi kaya ni JD mag-upset, no? So tignan natin kung anong battle yung mangyayari, pero para sa akin same sila ng style, hindi ito magkakaroon ng style clash, kasi kung ano si Invictus ayun din si JD, kung ano si JD ayun din si Invictus, no? So umpisahan natin to, medyo matagal yung video, so feeling ko aabot tayo ng 1 hour na chikahan, usapan, so himayin natin to lang mabuti, let's go. Ito dapat, ito ang hurado natin, isa po yung semifinals ko, pahinggan natin, unang banat, unang 12. Game. Same stuff, Cebu. Wala ba kayong shabu? Mas ngayon tayo magsasakitan. Tutal, wala ng range. Titira na ako ng malapitan. Tsaka di na ako nagsasabu. Matutusta ka, pre. Pero wag na natin pag-usapan yung droga. Invict. Tus ka kasi. Walang shabu mas game. Okay. Nagpapatutun ng damit. Yung noo ko napakunot. Ako di ko na kailangan magpasok ng damit, yung passion ko manunuot. Pero kung bibigyan mo ako ng damit, tatanggihan ko yung pat. Ipapakita ko sa'yo hindi kita kasukat. Yung tema size ng damit, pero siya'y masusugatan. Kasi kapag patay ka na, ikaw naman masusukatan. Baka sabihin mo, para matalo mo ako, daming tumulong sa'yo. May kamandag pa na baon. Habang ako kaya itang patayin, hindi ko kailangan ng lason. Baka sabihin mo, tinalo mo si Poison. Kasi kayo papatinuin. Gusto mo tawagin mo silang Zeta, sabay ko yung papatiklupin. Okay. Mga kaibigan natin, isasama sa trahedya, gagawa ko ng senaryo para mas lalong bumenta. Para kang si Elsa managing magsasapitin. Dahil Gregor malulang Zeta ay parehong gagamitin. Kada baon tumatara, talagang may dagdag to. Total gusto mo yung sak. Yung sak o eto, sak-sak mo! Wala ka ng takas, ikay pinaligiran ko na.
di ka lang basta tagilid, tinagiliran ko pa. Pero mga iba, lakas yun. Si Isimil kinuha ni Eminem. Proud na proud ang gago. Pero nung pumiyok shit kami, kinahihiya mo. Ayaw nyo sa tao nung yung proseso talo. Pero dahil may narating na, nakikihati na sa panalo. Dati, kinakayarin nila yung gapo. Kasi binansag ang bano. Di ko nakaagulat to. Tapos gusto mo akong gawing bataan, eh bataan binubuhat ko. Kasi poison ng ibang bayan na. Nag-gets ko, mati. Si Tipsy D, nagluluto na lang, ayaw na nakayari. Yung Deo, puro laplapan. Ano, alam mo, Patrick, na para magka-movement yung bataan, tinutulak ko. Sige, ako na addict. Mula sa kaliwat kanan kung inyong natandaan. Kaliwat kanan, aking na nalampasan. Mapatornamento kasaysayan ay mas lalong palaban. Dahil sa marcha ng kamatayan ay walang gapo na nakaharang sa daan. Kaliwat kanan dadaan sa dahas. Kaliwat kanan kaladkarin palabas. Kaliwat kanan na lubid, ibibigti kapag humatak. Kasi kaliwat kanan ganyan ang bumata. Kaya ano, mag-holorime ka na, alam kong dudura mo to. Pero anong pakiramdam na matutugma mo ang lahat? Pero ang matalo mo ako, hindi yung tutugma sa'yo. Kaya magsiga-sigaan ka na lang, balikan ang sinusukat. Dahil pag ako tuluyan, nag-apoy, iiwanan kong kalbutong forest. Ayos, binali niya yun. Magsiga-an ka na lang, balikan ang sinusukat. Dahil pag ako tuluyan, nag-apoy, iiwanan kong kalbutong forest. Okay, binali niya yun, no? Sukat, dapat gubat yun. Pero in English niya, ginawa niyang forest. So, classic shit na ender para sa akin. Pero para sa akin, hindi dapat ayun yung naging ender ni JD. Kasi mas better sana, or much better sana, kung yung ender ni JD is yung scheme niya na kaliwat kanan, no? Kasi para sa akin, nakilala si JD dahil dun sa linya niya na yun, eh, no? Yung kaliwat kanan ng Ahon 12. Feeling ko Ahon 12 yun, eh. Or di ko na matandaan kung anong event yun. Pero sa pagkakatanda ko, correct me if I'm wrong na lang, feeling ko Ahon 12 yun. No, yung kaliwat kanan, laban niya kay JR0. Tama. Yun. So, yung rebat niya yun, alam ko rebat yun, eh. So, yun, dun siya na nakilala talaga si JD. Pero, yun, JD, ang hirap i-judge ng battle kasi, syempre, alam nyo naman kung ano yung mga hinahanap ko sa battle, no? Haymakers, solid na haymakers. Pero, sa round na to, medyo hindi ko masyadong na-feel yung mga haymakers ni JD. Yes, andun yung mga punches, pumapasok yun kay Envy, pero medyo nakukulangan pa rin ako sa naging performance ni JD in terms of punchline and haymakers, eh. Pero yung aggressiveness, niya, walang duda, tangina, JD yan, eh. Malakas talaga ang ano niyan. Aggressive talaga yan, umatake. Pero yung content ni JD, medyo nakukulangan ako sa bigat ng suntok or ng returns niya. Yun lang. Tignan natin kung may ibabalik ni Invictus yung mga yon. Pero para sa akin, yung round 1 ni JD is palag yon, palag. Sigaw pa ng sigaw si Gago. Ika'y nilamon ng kaba. Ghostwriter daw, lanseta. Halatado na tanga. Porke kaibigan ko yung tao ng gagago ka na ba? Mas ba't naman niya susulatan yung tatalo sa kanya? Tiltap game? Yeah! Sobrang layong tinakbo bukod sa hingal pagod kuyat. Pero kung inakala mong dayo ako, di ka lang sa bato mamumulat. Dito ako unang naging immortal, nagsimuklang gumulat. Noong katutubo pa sa larangan, noo tahanan ko na itong gubat. Tapos ngayon, itatapat daw super rooking mala monster track. Kundi lang si Deo, una napili, tsak lumalaban na to sa power slap.
Kasi mabilis ka mag-adapt. Ganun ka nga at yun ang hassle cap. Ikaw lang yung batak na unang sabak mo sa battle rap. Kasi pag humipak na siya ng meat, talagang ready na humataw. Kaya kung si Sak may 2 days prep, malamang si JD 3 araw. Nagbubulto ka ng araw. Pag JD may kalaban yan, yung luho niyang mababaw. Sabik magkapangalan ka, so puro ka ba layaw. Kaya alam ko nang di mo ko papakitaan ng mga mad flow. Kundi below the belt, o di kaya inggit mo sa akin down low. Mas huwag nyo nang asahan pang makakasama to sa grand show. Pagkat malabo nang magkapangalan pa itong si John Doe. Kasi lahat man tanungin ako pa rin yung mas lamang. Habang labang marumi, lamang tangin yung paraan. Kaya batak hanggang huli para sa akin magtapang. Ang kaso pag nakaputi ka, mas madaling mamantsahan. Ulit-ulit. Habang labang marumi, lamang tangin yung paraan. Kaya batak hanggang huli para sa akin magtapang. Labang marumi pala yon, kaya pala ang punchline is pag nakaputi, okay, gets. Ang kaso pag nakaputi ka, mas madaling mamantsahan. Ba't ba pinalaban tong Cebu? Ba't ba pinalaban tong Cebu? Dahil siksik bawat laro niya. Kaso dala mo lahat shabu, kasi bit-bit panay basura. Nagsyashabu kada susulat araw-araw kong kumuha. Hanggang sa naluto na yung utak niya na parang tuslubuwa. Kasi maraming karera man ang tinahak. Tangina, buhay yung crowd kay Invictus, pero hindi ko nagigets yung reference niya. Di ko maintindihan kasi about sa... Alam niyo yun? No, about dun sa bawal na gamot, no? Hindi ko maintindihan. Kaya'y di ganong magaling. Pagkatagabenta na mariwana, yan ang pinano niyang maging. Oo, sinagip lang siya ni Enigma sa pinasok niyang gawin. Kaya nga sinagdi ka niya sa flip, dapat pinagtula ka rin. Kaso pag nakagamit ka niyang trip, kanino pa ikalat? Hindi ka man asset kay snitch kahit may kilo ka rin hawak. Kaya kada battle siya'y matibay magpaulat na babatak. Ganyan mga adik na maingay tsaka sa tus mapapahamak. Pagkakalat batak ulit sa palit ulo ka nawili. Binabandera niya puti pagkat sinukuw ang sarili. Tang ina, hindi ko nagets yung ibang mga reference ni Invictus. Medyo nabuhay yung crowd doon. Nanghihinayang ako kasi sila naiintindihan nila, pero para sa akin puta, parang hindi ko talaga siya maintindihan. So, pasensya na. Maingay tsaka sa tus mapapahama. Pagkakalat batak ulit sa palit ulo ka nawili. Binabandera niya puti pagkat sinukuw ang sarili. Binabandera niya puti kasi sinukuw ang sarili. So, ewan ko ah, pero ito lang yung naintindihan ko sa bara na yun. No? White flag, nag-white flag na siya. Sinukuw na niya yung sarili niya. No? White flag, di ba? Ibig sabihin ng white flag sa boxing. No? Pag hinagis na yung tuwalya sa boxing, di ba? Is suko na. No, parang ganun, no, white flag. So, ayun yung yung pagkakaintindi ko, pero baka may deeper meaning pa yon. Hindi ko maintindihan. Kasi kay ipapwesto sa walang hangin kapag sa akin naghabol. Hindi diretso papagapangin ka sa bakanteng at all. Kaya halatado nang natatanga iisipin suicidal. Ba't makinikwento mo nakabata ka, pinipilit mong mag-viral? Bes, kung umiilang bababayan, hindi ito ang rival. Pagkat ako, isang akyat na lang diretso na sa final. Puta. Ayun ang kumuha ng round 1 para kay Invictus. Yung ender niya. Actually, sabi ko nga, 'di ba, ang daming reference ni Invictus na feeling ko
nasayang kasi nga hindi ko siya masyadong maintindihan, no? So ayo, sabi lagi ko tong sinasabi sa inyo, ayoko naman maging bias, gusto ko transparent tayo sa lahat. So ayun, pag naiintindihan ko naman, 'di ba, sinasabi ko naman sa inyo. Pag hindi, sinasabi ko rin sa inyo. So para sa akin, Round 1 Invictus, ang dami niyang reference, no? Syempre hindi na wala yung reference na about dun sa bawal na gamot, which is para sa akin, dun muna tayo, which is para sa akin, gasgas na ang gulo na yon kapag kalaban si JD, no? Lagi na lang, diba? Kapag si JD yung kalaban, about dun sa bawal na gamot, about sa MJ, no? So feeling ko dun sa angle ni Invictus about sa bawal na gamot is for me, hindi siya ganun naging ka-impactful. Kasi yun nga, gasgas na yun na linya. Pero nung nag-ini-spit na, no, nung habang nag-spit si Invictus, is paiba-iba yung nagiging ano niya, nagiging palo niya, nagiging angulo niya. And ayun nga, sabi ko nga, ang daming angulo ni Invictus na para sa akin ano yon, dead air yon, pero nagigets ng crowd yon kasi syempre nagets nila yon, no. So nanghihinayang lang ako kasi ako, for me, no, sa preference ko is hindi ko siya naiintindihan, pero naiintindihan yun ng crowd. So nakapanghinayang lang, no. Pero ayun nga, sabi ko nga, yung ender ni Invictus, feeling ko ayun yung pinaka nagdala para makuha niya yung round 1. Kasi 'di ba, sabi ko nga kay JD kanina, better sana kung yung ginawa niyang ender is yung kaliwat kanan na scheme, kasi malakas na yun, eh. Pero anong nangyari, ang ginawa niyang ender is jokes, no. Binali niya na sukat, tapos ang rhyme dapat nun gubat, pero binali niya. Yun yung ginawa niyang ender. Then Invictus, malakas, tapos biglang kumalma sa round ender niya. So feeling ko, round 1, bibigay ko yun kay Invictus sa score na 8-7. So ayun, 8-7, kasi para sa akin ang daming ang reference na nasayang, eh. Kasi syempre hindi ko nga naintindihan yung iba. So ayun, hindi ako mag-base sa crowd reaction dito, dahil lang na nag-react yung crowd dun sa malakas na linya na hindi ko naintindihan, i-scorean ko na yun. No, based pa rin ako sa kung paano ko nakuha o paano ko naintindihan yung round 1 or yung mga bara ng battle MCs, no. So ayun, parehas sila ng approach, aggressive, parehas sila ng delivery, malakas yung boses. Yes, wala tayong ano doon, wala tayong questions doon. Pero JD, medyo nakulangan lang ako. Sabi ko nga, nakulangan ako sa DN. Then yung ender niya, yung ender niya para sa akin, hindi dapat yon yung pinaka naging ender niya, kasi ang daming malalakas na linya doon sa nakapaloob doon sa round 1 niya, no. Then Invictus, pinaka nagustuhan ko siguro is yung pinaka ender niya, and for me, yun yung naghatak. Siguro kung sabihin natin yung ender ni Invictus is hindi ganun kalakas, pwede kong ibigay ng tabla yon, pero para sa akin, props sa ginawa ni Invictus doon. Kaya 8-7 in favor Invictus. Dikit lang yun. Lumamang lang si Invictus sa mga angles, regardless yung mga hindi ko naintindihan, ha? Okay. So ayan, 8-7 Invictus. Sir, tumambarap na mapait. Pero shoutout sa inyo yung mga taga-Bandawi na polis mababait. Gago. Habang mo mag-set up, gago sa Blake ka. Kung ikaw naging doktor, yung mga pasyente patay na. Set up ka ng set up, magaling ka na nun.
kakaset up, set up mo. Upset ka ngayon. Sabi na ni Pistol na Liluni, ako na ang aalak. Pero bakit ganon pang ina yung asin ang alak? Di mo alam maalat yung asin? Si Liluni tinawanan. Di alam maalat yung asin, bakit himalayan? Ha? Pangina baduy! Nagpapanggap pa na pangmasa. Di alam maalat yung asin, ganun talaga pag walang panlasa. Nagmumukha ka ng tanga dahil sa ginawa mo na fault. E di pag sinaktan kita dahil sa asin, ang tawag dun, assault. Gago. Sinaktan, assault, asin, assault! Grabe ba yun? Si Pari Baon, yung nagre-reference ng asin naman ang inaalak ngayon. Pasabihin mo yung rounds ko, puro asin. May logic, promise. Sinadya akong babaran sa asin para di basta-basta mapanis. O ayaw mo nang maalap. Gusto mo yung sweet naman. Yung pagiging sweet mo sa babae. Tanginan to, malibog din pala. Kala ko ang bait-bait. Pati babae na naka-holorime. Kasi kabit-kabit. Di lang halata kasi loki lang si Papa. Simple lang galawan yan, kasama niya si Plasma. Tangina kasi mga pricing na to, mga manyakis. At sa influential beginner, kasama mo sa mga kamao, tinuturuan kang puminger. Buti pa si Benji Rayala, good influence. Sa babae ang tuman, habang ikaw si Plasma Ilaya. Grabe ba Rubay? Tapos ang tatawagin ng babaero, kayo nga tong kupal. Eh, huwag kayo nang bibintang, tandaan nyo pag naka-hypebeat loyal. Pero baka mag-ribat, sabihin niya, lagi niya kasama asawa niya. Umaasa pa kang ina. Paano hindi kasasamahan pag kasama siya? Umasumasama ka sa iba. Kala mo matino talaga, pero yung mga linyahan, sobrang luwag ng puki ng asawa mo, talaglagang kayo ng anak. Uy, wala ka ng lunas. Naisip pa talaga yung maluwag yung puki. Galing talaga humarap ng butas. Ganyan pumasya yung 1-2-1-2. Talagang nakatodo. Kada hit mag-register. Kaya nakukombo. Ganyan pag smart ikaw. Yung dala-dala mo na estilo, walang sinabi please. Kasi aani mo yung technical. Yung ang daming technicalities. Walang accessible, accessible. Lakas to. Ano, mahusay ka ba? Sige, ikaw na yung malalim. Kasi nasa hukay ka na. Oof. Lakas yun. Ano? Hindi ba nakuha mga bay? Kaya ako tumahimik, ganun rumispeto sa patay. Kaya ano na, immortal? Yung bay niyong pakay? Mas mapapahamak itong immortal sa may mortal niyang kaaway. Parang panabas na immortal, malikan ng binabangga. Kasi walang laban ng immortal sa tao na itinakda. Itinakdang maging kampiyon at ito ang patunay. Dahil kung siya nga ay immortal, edi sa akin ang isang buhay. Tangina. Kaya sige, round mo na! Ika'y tumutugma lahat, pero hindi magkakampyon porket tumutugma sapat. Kaya sige, pakin ba? Lagi mo lang matitira, adik na adik. Ayaw mo ng droga, bakit gamit ka ng gamit? Tangina, ang daming sayang ni, ano, ni JD kasi nagsisingit pa siya ng ano na mga adlib or ng mga freestyle. Nakakapanghinayang kasi ang ganda na nung ano yung pinaka ender ni JD, yung hinabol niya pa kasi yung isa eh. Ano ba yung ender niya? May maganda siyang wait lang ah. Pero hindi magkakampyon porket tumutugma sapat. Sige, yun ba yung ender niya? Wait lang. Ah, ito. Ito, yung ender niya dito na kaya ko tumahimik, ganun rumespeto sa patay. So, dun pa lang, ender na yung, ano na yung linya na yun. No? Nakapanghinayang lang kasi nagsingit pa si JD ng mga freestyle. Ewan ko kung freestyle yun, pero para sa akin, freestyle eh. Nagsingit pa siya ng ganun. Sa halip na malakas na yung tapos ni JD doon, ano pa, na nabawasan pa yung energy, nabawasan pa yung intensity dahil doon sa mga pasok-pasok ng mga linya. So, ayun. Ano?
tumahimik, ganun rumispeto sa patay! Diba? Doon pala, tapos kaya na eh. Kaya ano na, immortal! Yung bahay yung bakit! Ito, yung isa buhay. Immortal, isa buhay. Doon palang, pinakamaganda na yun na, ano, na, okay, ender na yun eh. Ang lakas na nun eh. Immortal sa tao na itinakda! Itinakdang maging kampiyon at ito ang patunay. Dahil kung siya nga ay immortal, edi sa akin ang isang buhay. Diba? Ender na yun, guys. At powerful na yun para sa akin. Pero dahil nga yun, nangyari na ang mga dapat nangyari. No? Nagpasok si JD na mga ad-libs or ng freestyle. So wala tayong magagawa dyan. Pero round 2 ni JD, ang daming punches, ang daming haymakers, yung effectivity is gumagana na. Unlike dun sa round 1 niya na nakukulangan ako sa effectivity, medyo nakulangan din ako sa bigat, sa mga punches, sa mga haymakers. Pero sa round 2, narinig natin yung gusto nating marinig kay JD. Haymakers, punches, effectivity, yung pagiging agresibo, no doubt, ano na yan, built in na yan kay JD, malakas talaga si JD sa ganyan. Ano pa? Basta, mas naging malakas, mas naging malaman, mas naging kaabang-abang yung mga next na linya ni JD dito sa round 2. So, para sa akin, malakas to. And, mas malakas to doon sa pinakita niya sa round 1. So, yun. Round 2 ni Invictus, pero hindi pa tapos si JD dito eh. Kaya sige, round 2 na! Ika'y tumutugma lahat, pero hindi magkakampyon porket tumutugma sa pat. Yeah, sige, pakinggan mo ba? Lagi nilang ang tinitira, adik ng adik. Ayaw mo ng droga, bakit gamit ka ng gamit? Yo, ang sakit magsalita. Sadyang yung utak mo pangyawa. Kaso, yung bara niya, sugat-sugat. Kasi yung sulat niya may nana. Nambabastos pa ng asawa, porque sa kanya mas kawawa. Kaya nga Desire, pangalan niya, pinagnasaan siya nung bata. Dinadaan mo lang sa boses, pero bara mo hilaw. Sobrang halimaw sa Tagalog, sa Bisaya, Kurimaw. Kaya maraming nagtanong, ba't ganito na ako bumitaw? Pagkat dahil lang sa'yo, naging baduy na sumigaw! Kaso masakit lang sa lalamunan pag tuyong-tuyo ka na. Kasi kung magmura, sobrang lutong-luto na nga. Mga kaibigan niya na nga mismo siya'y pinagbubulungan pa. Kaya sigaw ka ng sigaw, walang gustong tulungan ka! Kasi hanggang si Deo, para sumikat ka, nagawa mo pang saktan. Oo, ideya mo yung laplapan, nakamunti ka niyang kinaban. Dati sumasabit lang kay Lason, pati kay Gerald M. Ganyan. Di ba mas bating ka pa sa dami ng burak na sinakyan? Ang kaso, nag-addict pareho at pinabatak din yung gay. Kaya pag si Jay, saka si Deo, pinagsama DOJ. Overacting pa mag-speed, parang bading, ay di okay. Pustong aning pinutukan ko ng baril para DOA. Malas mo lang kay Ultimate, ako'y nahawa sa Inglesyan. Kaya ngayon, sakit-sakita na mga bara kong siksikan. Basta akin di ka lulusot, ika'y iiwanan na mabilisan. Di pong kahit JD man dukdok, hindi nakalaban ng dikdikan. Yung aminadong bata lang ni Marco at inaalagad. At pag nagalit daw si Amo, siya'y kinakaladkad. Tas sa aking bracket, pa tinapon, siya'y pinabalagbag. Saktong bata nga, nilason niya'y pinabalaglag. Kasi gumagamit ka at ang mas masakit, langon-lango. Dahil sa met, kahit daw pangit mga ex, palong-palo. Kaso nilaban din sa batang mas higit na malaro. Oo, di dahil bataan ka didikit na sa gapo. Dating pinagtulakan mang bano lahat ng yan na si Mot. Si Easy Min na kinutsyang kano kasama na si Doc. Kaya kung damay huling laban ko, hindi yun kikirot. Sadyang ganyan talaga halimaw sa gapo pumipiyok. Ayos. Ikaroon pa ng pre-med.
Habang ikaw pag gumitaw talagang nakakarinde. Bumbilya niya, umiilaw lamang kapag kakasindi. Mm. Kung may dalangan joke si Saito tong si J.D. Pilde. Kung may dalangan joke si Saito tong si J.D. Pilde, plus kung niligtas ka ng joke tong round to ngayong semisindi! Kasi nga boring na isa buhay, wala nang sikat, di sana silip yung panalo kung wala lang sipat. Kaso salamat kay Sir Arik, binigyan akong slot. Ngayon taob tong J.D. sa akin, di sinayang yung shot. Mm. Okay. Regardless dun sa choke or what, hindi ko alam kung kasama yan, kung set up ba yun or what, pero regardless, round 2, bibigay ko kay JD. Okay? Tangina, hindi ko alam na magiging ganito kadikit yung laban. Okay, so, recap lang tayo sa round 1 muna. Round 1, bibigay ko yung kay Invictus sa score na 8-7. Why? Kasi si JD is binigyan ko ng 7 points si JD doon kasi sabi ko nga hindi naging ganun ka-effective yung mga binira niya. Para sa akin nakulangan ako sa bigat, sa haymaker, sa punches, sa lahat, no? Pero yung pagiging aggressive na JD nandoon. So no doubt pagiging aggressive ni JD pasado talaga 'yon. Pero content medyo nakulangan ako sa bigat, sa punches, sa lahat eh. Kaya binigyan ko ng 7 si JD doon. Invictus, bakit ko binigay kay Invictus yung round 1 sa score na 8? Simple lang. Mas naging effective si Invictus, mas pumapalo yung mga punches niya, pumapasok rin kay JD. Yung aggressiveness niya same lang naman eh. Yung content basta angles, no? Medyo sabi ko nga about dun sa angles is naulit yung addict si JD, ganito sa lahat ng napanood kong laban ni JD na na-review ko, puro ganun yung naging angulo. So syempre sa instead of 9 eh, bibigyan ko dapat kasi ng 9 si Invictus sa round 1, pero dahil nga sa angles na sobrang na-stretch yung about dun, binawasan ko kasi yun nga, gasgas nga, at hindi rin ganun ka-effective. Pero pagdating ng second half kasi ni Invictus, pati yung ender niya, yun talaga yung pinaka nagdala. Kaya binigay ko ng gahibla yung round 1 kay Invictus, no? 8-7. Then pagdating sa round 2, sabi ko nga, ito na yung JD na hinahanap ko. Pasok lahat ng mga linya, mabigat lahat ng punto, yung pinaka-returns niya mismo is enough yun para mahigitan niya yung performance niya doon sa round 1. So, for me, nag-evolve si JD dito from 7, no? Ito kanina ko pa ito iniisip. Pero from 7, bibigyan ko ng 9 points si JD sa round 1 kasi para sa akin, mas mabigat talaga yon, mas maganda yon, mas effective siya doon. Though, ang dami kong nasayang, ang daming nakakapanghinayang na linya kay JD na dapat ender na niya yun, pero ang nangyayari pinapasukan niya pa ng mga freestyle, pero okay naman eh. Siguro kinakapal lang ni JD yung pinaka ender na gusto niya, no? Parang hindi siya contento dun sa ender na sinulat niya kaya pinapasukan niya pa ng iba, so parang ganun eh. Pero overall wala naman problema, naging maganda naman yung pagkakaperform ni JD at regardless ang ganda pa rin ng content ng mga punches. Sabi ko nga, ito yung JD na hinahanap ko. So, effectivity, aggressiveness, ganun, andun pa rin. Mas naging mabigat lang, mas on point lang si JD dito. Kaya, bibigay ko yun sa score na 9. Feeling ko hindi enough ang 8 doon kasi above average yun para sa akin. Then, round 2 ni Invictus. Ayun. Effectivity, medyo hindi naging ganun ka-effective yung mga returns ni Invictus sa round 1. Yung sabi ko nga yung fake choke or what, sabi ko regardless nga eh, di ba? Pero fake choke man yun o hindi, wala namang kaso yun sa akin. Pero ang feeling ko kasi sa round 2 is kung ano yung naging performance ni Invictus sa round 1, ayun din yung naging performance niya sa round 2.
So ganun yung feeling ko. Kaya hindi naman humina si Invictus eh. Hindi lang niya na-evolve yung performance niya dun sa round 1. Hindi lang niya mas naaangatan yung performance niya dun sa round 1. Kaya akala natin bumaba. Pero para sa akin yung rounds 1 and 2 is same ng level. Same punches counts. Diba? Pero ano lang, medyo humina lang yung effectivity. Kasi siguro dahil mas naging effective si JD. Parang ganun. So yun. Bibigyan ko ng 9-8 to na score in favor of JD. Lumamang si JD dito. Si Invictus naman, consistent from round 1 and 2. So, 8-7 sa round 1, then 9-8 naman sa round 2. So, kung titignan natin yung per round, 1 Invictus, 2 JD, tabla yun. Then, sa score sheet naman, mayroong 8 si Invictus sa round 1, may 18 sa round 2. So, 16 yun. Si JD may 7 sa round 1 tapos 9 sa round 2. 16 din 'yon. So pwede na nating i-cancel out yung rounds 1 and 2 ng both MCs para mas ma-judge natin ng maayos yung round 3. So kung ano man yung narinig natin sa rounds 1 and 2, disregard natin 'yon kasi tabla naman yung naging scoring. 16 all, 1 and 2, tabla talaga 'yon. 1 Invictus, 2 JD, tapos sa score sheet din natin all 16. So, eto na. Kailangan natin extra tenga kasi Invictus, sobrang technical, sobrang lalim talaga ng mga references niya na hindi ko masyado naabot yung iba. JD, pakinggan din natin to. Laban to. Okay. Game, game! Sinatamay mo pa si Deo. Saban sa akin pagsisisihan. Galit na galit ka sa laplapan sa inyo na tutulong yung halikan. Utang ina, gumagawa ka pa nung alam maganda yung postura. Nagdi-DOJ pa eh, wala ka namang justisya. Wala kang boss, gago ka, ngayon ka matitigok. Magsa-set up ka ng 4 bars, tapos yung punchline mo, piyok. Gumaganong-ganong ka pa, daos ka na. Tapos na kapanahunan mo. Kaya ka pumipiyok, nandito yung bara sa lalamunan mo. Nariba pa lang, kawabang mag-set up, tanga ka. Ginagaya niya si Sayad, pinipihit makaluma. Mga galawan niya kay Sayad, pinipilit na makuha. Pwestong Sayad, wawasakin, magbabayad ka ng kusa. Dahil pag Sayad sa akin, ay sasayad ka sa lupa. Salitang dikit-dikit, ganito ba gawain mo? Eh kahit pa na sumiksek yung letra, patamain mo. Kasi kung di dumidiktik para sa akin, alarin to. Ito leksyon sa yulintik, ganito ang aralin mo. Pero tama na ang panggagaya, kasi nagmumukhang tanga. Pag-usapan na lang natin itong bata ni Akata. Game! Bata ni Akata. Magkakaibigang mata pobre, ngayon ko na ilulugar. Kaya tell me who you friends, and I tell you who you are. Kasi tamot ka ni Akata, huwag kang sinungaling. Kaya ka nga na pagkakaman lang may sayad, sa baliw din ang galing. Naalala mo ito pati nasa wasa na. Lakas na, lakas na. Ito, mamatay man ako. Adik ako, pero di ako sinungaling. Sabi, nasa kotse kami, oh. De, man. Tama naman talaga si Nico, eh. Kuripot naman talaga si Enigma. Kaya, ako, tanginan to! Tangina, patisi na! Di pa tapos yung punchy, tangina, nagre-react! Di mo kaya si JD. Kahit daami pa sa milky. Gumaganong gano'n, na nalatado na guilty. Tuloy ko ba yung kwenta? Sabi niyo, di man, tama naman talaga si Nico eh. Huwag ka magkamot. Tama naman talaga si Nico eh. Kuripot naman talaga si Enigma, kaya siya lang yumayaman, uy. Isipin mo yung kwento mo, isipin mo, bibigyan kita ng mga dila-dila. Isipin mo yung kwento mo, di ako mapahapahamak doon. Maliwanag lahat sinabi mo sa akin, di ako nakabatak noon. Ay nang to, galit na galit sa incheck. Gago, hype ka. E respeto mo din naman sa kanya, peke. Made in China. Ano? Nagpapayaman lang? Para makaraos? E ayos pang pangulo yan kesa kay Marcos. Ano, nag-iigpit siya sa pera? Nakakaumay to. Tandaan niyo yung tinatawag niyong kuripot. Nagpaluwag ng buhay no. Kaya ano sinabi kong tama? Lakas nun. Tama si Nico, sa isip ko pumanik. Kasi dapat retired ka na. Nung nagreklamo siya sa TF at bigla kang bumalik. Kayo-kayo magkakutsaba.
Di mo ko manloloko, pare. Kaya paano niya pagsasabihan? Siya nga nagsasabi! Si Akata ang gumawa para kunwari palaban. Pero ang totoo siya ang utak, si Nico lang kumakawan! Tang, ina, ang lakas! Kaya, boss! Huwag kang ganyan, boss! Hindi mo ba natunugan? Gusto nila ang flip-top maabo, kaya ginamit sunugan! Tang, ina, alam mo yan! Huwag kang manloko, Patrick! Di ba nagpus ka nagiinuman kayo? Sinong pulutan nyo, si Arik? Ano, bistado mga plano? Huli ba, boy? Gawa-gawa ng pakulo, ayan! Napasong tuloy! Mayayamang hipokrisya na tutak makitid! Mga nagre-reklamo sa pera samantalang yung liga namin dati na World War, wala ding TF! Pakain ang walang pagkain, nakaagutong! Ganon dong kalala! Mapa-TF o FT! Parehas yung wala! Mga MC pinabayaan! Napagod ng todo! Katwira nila wala pa doon! FT! TF, FT, talent feed, tsaka food trip yung tinutukoy ni JD dito. Tainan, lakas ni JD dito, men. Nagugustuhan ko yung round 1, round 3 ni JD. Panin yung liga. Kala ko ba mayaman kayo, ba't di kayo mag-abono? Ano? Bakit di kayo mag-abono? Kaya kahit palabasin mo na kunwari, kaaway mo si Nico, mas lalong sawi ka. Kasi kahit mag-rebat ka tungkol kay Akata, di mo na siya mababalik sa liga. O ano, mababaw ba? Yung mga dinudura ko, eh walang holoray mo tugma nung kapal ng mukha nyo. O baka sabihin ang urado direct na tira ko kay Invictus para sa talo mahanapan. Paano direct na sinasabi ko nga ng harap-harapan? Kaya mas deserving ako sa'yo dahil sa pagiging tunay. Sige, ikaw na magaling at sa'kin mas mahusay. Pero kakutsaba mo si Akata at lumabas ng kulay, kaya binatid ko kayong dalawa at higit pa yun sa isa buhay. Yung kalabang ko laos ang sumasablay na to. Mga linya ko tagos kaya sumasabay ako. Nag-holoram si boss kaya sumasabay kayo. Mas ito ang panapos, tumamong papatay sa'yo. Aking nilantad ang kapal ng iyong muka. Wasak at tinagtad at ang sinapit maluha. Ito huling bira pagkabisaya may tula. Kulira mo ni Akata, mamatay na mong duha! At last! Sigago. Nakaraang stoning! Natalo mga all gods! Nalungkot mga tao! Saito sak maestro sana sa finals, kaso nasira mga plano. Pero may natira pa daw na all gods, ikay nayari lang gago. Dahil walang sinabi ang all gods sa old addict na nagbago. Hindi pa ako tapos, tangina mo! Gago, hawa ng... Tinatawanan ko na yan! Umaganong ka pa sa tiyan, bakit kinakabagan ka na yan? Nabanggit lang si Nico, tangina mo, react ka ng react. Mahawa ka pa sa sombrero mo, sipat ba na sipat? Ito sabihin mo kay Nico pag uwi niya, ha? Ito sabihin mo. Pag uwi niya kay Nico, huwag nakamo siya magulat. Sumali siya ng PSP para mayroong magbuhat. Ang haba ng round ni JD, putik, 5 minuto. Pero pwede natin naman putulin yun. Pero... ang ganda nung ano, ang ganda nung round. Magpuputol tayo ng 2 minuto doon or sabi natin kahit 3 minuto. Ah, tangin ang lakas ni JD doon. Yun lang masasabi ko, putik. Sobrang lakas ni JD sa round 3 and para sa akin maglilista lang tayo ng 1 point ta. Maglilista lang tayo ng 1 point sa round 3 ni JD kasi sobrang ano talaga. Ahaba talaga, 5 minuto yun nung una, hindi ko masyadong pinapansin kasi 4 na minuto, 3 minuto, pero yung 5 minuto is over na talaga yon, lalo na sa isa buhay semis, and feeling ko ano yun, disrespect yon kasi 2 minuto lang naman talaga dapat. Pero yun, to cut it short, grabe yung JD sa round 3, putik, kung ano yung pinakita ni JD sa round 2 niya, ganun din yung pinakita niya. Mas in-evolve niya pa yon. Ang daming malulutong na linya, ang daming mga mabibigat na punto, actually punto eh, no? Yung kwento niya, sabihin natin kapag nagkukwento ka kasi or umaangulo ka ng mga real talks, depende yon kung paano mo i-deliver para mapaniwala yung mga nanonood or mga nakikinig. And para sa akin, okay naman yun kasi nung nag-react si Invictus is napasukan niya agad ng freestyle and napakagandang atake nun para sa akin. Malakas yung round 3 ni JD. Mahirap yon
kung ano yung performance ni JD sa round 2. Nadoble niya yon, pero naging overtime talaga si JD doon. Kaya maglilist tayo ng puntos mamaya. Pero pakinggan muna natin yung Invictus. Ito real talk talaga. Ito real talk. Hindi gawa-gawa to. Kanina nagpahanap yung Shabu. Real talk yan, men. Real talk. Kanina nagpahanap yung Shabu. Sadyang nawala bayag mo. Siya'y nagpalakad, pagkat utak yan nagpapatakbo. Tignan nyo naman, mulat na mulat. Halata namang batak to. Ah, sabi mo hindi. Hindi? Mamatay man alak mo? Tangina, na may personal pa si Gago. Tanga, yung bara niya, pilit. Sigaw ka ng sigaw, ikay mula na mag-isip. Tapos naka-crown ka pa, nakap ka, so mukha namang biig. Pastu luhod lang sa harap pag nagka-crown ka ng tinik. Tanginan, lupit nun. Mga binaon halatang ukay. Maraming nauna. Desperado ng mabuhay ay babaeng nagputa. Kasi JD versus Invictus, tangina ano na. Nung tinapat sa akin tong adik, sabi ko, Arik, ba't to pa? Ba't to pa, okay? Sobrang kadiri mo mag-rap, pati sikmura ko humilab. Maging kasama mong batak na nakinig sa'yo, humikab. Kaso ngayong gabi, lumpo ka sa'kin para kang nawilab. Ngunit bali-baling buto ang dahilan ba't nasa rehab. Kasi amateur pa lang naliga, yan ay adik na tutong. At nung sumikat nga sa hip-hop, nagkarakit yung burong. Kaya salamat daw sa flip na may pader tsaka bubong. Ang kaso battle rap din dahilan kung bakit nalulong. Hindi niya na kaya maglapag sa hapag para sa asawa at anak niya. Pagkat di mo ramdam ang pagkalam nila kapag batak ka. Kaya sa gabi di ka makatulog, yan problema mo dyan. At ang masakit di yan, syabot ang konsensya mo yan. Kaya sumamatay na lang sa gutom nung pinabawalan siya. O halata na sa mga puntong to, tinatamaan ka. Di mo na nga pinagluluto, ba't tinatawanan pa? Pero pagkaibigan at kagrupo yan, sinasalangan niya. Pagkat mula raw ng maadik, nagkabarang matindi. Pwes pag umasa ka, kagamit ay wala na yung silbi. Pagkakalat pang nakaarit siya, babata ko sindi. Kasuwabang proud na proud kang adik ka, anak mo raw hindi. Kasi kakasprak, baba akyat, nagkakalirik siyang malakasan. Hanggang sa rap, naging alamat na yung napili niyang pangalan. Pas lalagabak na yung batak na walang silbit pinag-aralan. Pero di saksak, yay heart attack, pagkat si JD lang kalaban. O bawat tama, tsak bakat, para mamasa na yung tuyo. Panay panganay lang anak, pagkat kalat-kalat dugo. Matatanggap niya na isapak, mababanatan ng buo. Hanggang mamatay na yung batak pag nagkakrak kanyang buo. Pagkat mga obra matamlay, ginagawa niyang patapon. Kaya oras na, makasabay, tingga pala nababaon. Mas kahit umarit ka ng umarit, ikaw ay alay lang ngayon. Kasi gumamit man ang gumamit, di ka pa bagay magkampyon. Pagkat malakas lang magbalik, akala na makakakwits. Pwesto'y sapak sa nag-addict, mamamatay sa kaka-hits. Kahit batak man kaka-shit, kasama sa maaalis. At di sa watch, wala sa hit, tanggal ka na sa final list. Time na. Kaso hindi pa ako tapos para magsawa ka sa rhyme. Sa 2 minute, tumagos pagkat may 4 pa na line. Kaya kung tingin, mababaon. Isa pa, kaso hindi pa ako tapos para magsawa ka sa rhyme. Sa 2 minute, tumagos pagkat may 4 pa na line. Kaya kung tingin, mababaon. Nailabas na dati prime. Ako pa rin magkakampyon kahit lampas na sa aking time. Flip top! Putang ina. Fuck. Dikit yung laban na to. Kung yung Husky Plaridel, pinahirapan ako nun.
etong Invictus JD, mas pinahirapan ako ng battle to. Okay, disregarded ang rounds 1 and 2 kasi pareha sila ng score doon. Round 1, Invictus yon. Round 2, JD yon. Sa score na 16 points. Hindi ko alam kung paano ko ito i-judge, pero tignan natin. Unahin natin si JD. Okay? JD, ang haba nung round. Pero, ayun, mag-alis tayo ng isang puntos kay JD dito. Okay, mag-alala. So, 5 minuto yun eh. Pero, kahit hindi na tayo mag-less. Kasi, nakita niya naman yung round ni Invictus, no? Yung round 3 niya, lumagpas din siya doon. So, ayun. Hayaan na natin. No, hayaan na natin muna. So, bara sa bara muna tayo. JD. Kung ano yung performance ni JD sa round 2, inulit niya yon. Sabi ko nga, dinoble niya yon eh. No, dinoble ni JD yung performance niya sa round 2. Kung yung round 2 is marami akong nagustuhan ng mga haymakers, ng mga linya, mas marami naman yung effective lines ni JD dito sa round 3, na doble niya yun, mas mabigat, mas may punto yung kwento, sabi ko nga, no, kapag nagsasabi ka ng real talk na bara, depende yun kung paano mo i-deliver para mapaniwala mo yung mga nakikinig at yung mga nanonood, no. So para sa akin, okay yon kasi nasingitan niya ng adlib or ng freestyle yung nag-react si Invictus doon. So para sa akin, napaniwala niya ako sa real talks na yon. And ayun, malakas yung round 3 ni JD. Yun yung pinaka-highlights noon. So actually dapat ite-10 ko to eh. To real talk, ha? Real talk. Dapat ite-10 points ko yung JD sa round 3. Pero dahil nga umabot ng 5 minuto yon, bibigyan natin ng isang puntos na menos yon. So, it's 9 para sa akin yung round 3 ni JD. Then, Invictus. Yes, nag-overtime din siya. Pero, tain ng hirap kasi baka maraming mang-hate sa akin dito pagkatapos, no? Pasensya na, pero lagi ko itong sinasabi sa inyo, ayoko maging bias sa channel ko. Gusto ko kung ano yung naramdaman ko, kung ano yung na-feel ko sa mga bara, ayun yung masasabi kong opinion dito sa channel natin. Kasi ang pangit naman kung sabihin ko na ang ganda nun pero hindi ko naman naintindihan, diba? Mas alam ko, mas ayaw nyo yung ganun. Kaya I'm being honest lang, gusto ko lang maging totoo sa channel ko kasi channel ko naman to. Okay, nag-overtime si Invictus sa round 3, no? Actually, all 3 rounds pare sila nag-overtime, no? Pero dahil nga disregarded na yung round 1 and 2 dahil tabla naman sila doon. Kahit mag-minus ako ng tig-isang puntos doon, tabla pa rin 'yon. Round 3 matters, no? Then round 3 ni Invictus, ganun pa rin eh. Ganun pa rin yung approach niya from round 1 to 3 eh. Ganun yung approach niya. Ang hirap po siya. Ayun, basta from round 1 to 3 naging same yung approach ni Invictus. Yung pagiging technical niya talaga, sobrang ano, alam mo yun, sobrang natural ng pagiging technical ni Invictus. Sobrang lyrical din niya yung pero ang pinaka napansin ko sa round 3 ni Invictus, yung effectivity. Medyo nakulangan ako sa effectivity ni Invictus dito. So, alam nyo yun, yung performance niya sa round 2. I mean yung round 1. Pinaka para sa akin, even umulit lang or sabi natin gasgas yung mga linya ni Invictus doon sa round 1 against JD. Antok na eh, medyo nabubulol na. Naging creative pa rin siya doon, naging effective pa rin yung mga bara niya doon. Then round 2 ganun din. Round 3 na ulit lang, no. So for me, sabi ko nga dapat 10 points yung JD doon sa round 3, pero dahil nga nag-overtime siya, nag-less ako ng 1 point. Then Invictus, actually dikit eh. Humabol si Invictus nung second half niya. Yung ender niya is right place, right time na dapat talaga nandun yun, no?
Pero ang hirap i-judge, no? Pero para sa akin, na-feel ko, no? Sabi ko nga, ayoko maging bias. I'll give it to JD sa round 3, no? Sa score na 9-8. So, gahibla lang. Dapat ina 9 points ko si Invictus, pero round 3 matters nga ka ako. Kasi andito yung pinakamalakas na decision eh. So, consistent Invictus from round 1 to 3. Siguro, on preference na lang to. Kasi yung sa round 2, buhay yung crowd kay Invictus eh. Kasi siguro, naintindihan nila yung mga bara ni Invictus doon. Pero para sa akin, hindi ko masyado naintindihan yun. So, sabi ko nga sa inyo, ayoko maging bias sa channel ko. Yung mga naintindihan ko, syempre, yun lang yung i-judge ko, no? So, ayun. Consistent naman si Invictus from round 1 to 3, kaya bibigyan natin siya ng 888, 24 points para kay Invictus doon. JD naman, feeling ko pinaka worst niya yung round 1, buwelo ni JD yun. Then round 2 nag-elevate na, no? From 7 to 9, sobrang effective si JD sa round 2 eh. Then round 3 doon na, na-maintain na ni JD yung round 2 performance niya papunta sa round 3. Kaya para sa akin, nakuha ni JD yung round 3 sa score na 9. So, Diket is gahibla lang po siya. 25 to 24. 1 and 2 tabla yun. 3, JD. Alam ko si Invictus yung panalo dito, pero wala naman ako naririnig na or nababasa na comment na Diket yung laban. Dapat kay JD yung panalo. Wala akong naririnig na ganoon eh. Mas maingay pa nga yung Plaridel Husky eh, 'di ba? Ang dami kong nabasang ganoon. Pero dito sa battle na to, wala akong nabasa na controversial na moments, no. Pero para sa akin, alam ko si Invictus yung panalo dito. Husky versus Invictus na ngayong yung magaharap sa finals. I'll go for JD sa score na 9-8 sa round 3. So, 25 to 24 overall score. Kung per round naman yung gusto nyo malaman, round 1 Invictus, 2 and 3, JD. So, para sa akin, on preference ko, lumamang si JD dun. Diket, kung 7 yung mga hurado, pwedeng 5, 2 or 4, 3 yung maging score dito. Yung 6-1 tsaka 7-0, di ko alam, pero parang para sa akin, hindi acceptable yung ganung score sa ganito kadikit na laban. So, I'm predicting na 5-2 or 4-3 yung maging scoring nito. So, ayan. Sa buhay semifinals, Invictus vs. JD. Utang ina, magingay kayo. Para sa kanilang pareho, para grabe yung laban yun. Ang technicalities eh. Tignan yun. Mm-hmm. So, ito yung mga time, no? So, kahit mag-less tayo ng tig 1 point dyan sa dalawang yan dahil parehas naman sila nag-overtime, magiging tabla pa rin talaga yung rounds 1 and 2. Or sabi natin, cancel out natin yung mga time, cancel out natin yung pag lagpas nila sa round 3, then ilagay natin yung less points dun sa rounds 1 and 2, tabla pa rin eh, diba? Kaya round 3 pinabayaan na natin yun. JD ako dun. Boto ng Hurado, 6-1. Oof. 6-1. So, akala ko kahit mga 5-2, papalag na eh. Pero 6-1, ang layo ah. Ang layo nun para sa akin. Okay, explain it. Siguro, kailangan, pinaka nakuha ni Invictus siguro yung round 2. No? Kasi yung round 2, binigay ko yun kay JD kasi mas nagustuhan ko yung references niya eh. Pero yung Invictus kasi ang dami nga, sabi ko nga, ang dami niyang pinakita na angulo na hindi ko naintindihan. Siguro dun humatak yun. Advancing sa isa buhay finals, mag-iay tayo lahat para kay Invictus. Tang ina, 6-1, ang layo, no? Kahit sana 5-2 eh, no? Pero tignan natin, pakinggan natin. Tangin ang laban yun, grabe. Sabi, isa-isa pa yung naka malupit na laban na napanood ko, digdigan, para
Oh, ni JD yung tuloy-tuloy niya na paggawa ng ender. May na kita nyo naman yung crowd. Samantala si Invictus nasasara niya, nabubuksan niya, tsaka nasasara niya ng maayos yung kada rounds niya. Kaya, yes. Para sa akin, lumamang si Invictus. Tsaka yung mga punchline, pareho silang malalakas yung punchline, pero para sa akin, mas madiin, tsaka mas kompleto yung pagkakagawa ni Invictus, kaya Invictus. Yun, Jonas, ako yung nag-iisang bumoto kay JD. Bali, binase ko siya per round. Okay. Round 1, nakuha ni Invictus. Yes. Sobrang solid nung round 1 dahil yung mga angulo na ginamit niya, puro bago. Dun sa tungkol sa drugs, puro bago yung narinig ko. Malakas si JD pero na-overpower siya ni Invictus sa round 1. Okay. Round 2, naibalik lahat ni JD nang sobrang lakas yung mga sinabi ni Invictus nung round 1. Parang pakiramdam ko, dun nabura yung ginawa ni Invictus dun sa round 1. Binigay ko kay JD yun, yung round 2. Round 3, dito sila nagkatalo. Kasi, yung sinabi ni JD na hindi direkta kay Nico, para sa akin, direkta pa rin yun kay Akata, ay kay Invictus. Lumaylay lang talaga, lumaylay lang si Invictus ng konting-konte. Tapos, syempre, gaya ng dati, ako nga pumipiyok na nababawasan ng points eh. Para sa akin siguro kasiraan din talaga yung lalamunan. Pero pares kong kaibigan yan, para sa akin napusukan ko lang talaga si JD. At yun, congrats. Pakiramdam ko, finals na nga to eh. Tangin na, yung tawag dito. Yung score ni Jonas is katulad sa akin. No? Round 1, Invictus 2, JD. 3 JD, no? So, may kaparehas pa rin tayo so far. Kahit pa paano. Pakiramdam ko, finals na nga to eh. Tsaka tanginan yung dalawa. Correction. Hindi lang si Jonas bumoto kay JD. Ako rin bumoto din ako sa kanya. Para sa akin. 5-2 pala. 5-2. Yeah, 5-2. Ayun! Sabi ko sa inyo eh. 5-2, diba? 6-1 kasi sobrang layo na talaga nun. Sobrang layo talaga yun. Kaya... sabi ko, 'di ba, nag-predict ako ng score na 4-3 or 5-2, no. So ayun, 5-2 medyo okay na. Para sa akin mas ano, dahil sa linis ng performance at saka 'yun, yung sa linis kasi para sa akin bar for bar at saka sa medyo nag-clash sila sa si JD, mayroong mga jokes, mayroong mga sabihin natin hindi direct pero at the same time makidirekta naman din 'yun pag sa battle rap. Kaya para sa akin, sa linis ng kalamangan at mas malinis yung ginawa ni JD. Sobrang digdigan pero kung pwede lang tabla, pero para sa akin, JD. Nikki, binoto ko sa si Invictus. Sobrang digit ng laban, sobrang galing para sa kanya ng dalawa. Tahimik ng crowd ah. Isa buhay na, ano, na mga linya. Pero judging ko round 1, sobrang digit lang para sa akin. Pero mas binigyan ko ng props si Invictus. Sa mas more ano, sa tugmaan nila. Then yung ano nila, yung mga punches is pantay lang naman. Then sa tugmaan lang talaga nagka-differentia para sa akin. Pa yung rhyming ni ano, Multis Invictus. Mas add point sa akin yun. Then sa second round, mas maganda yung mga pinili na mga tila ni ano, ni JD. So yung second nila by JD. Then so sa round 3, same pa rin yung parang sobrang hirap siya i-judge. Binigyan ko pa rin ng props si Invictus para sa mas preferred mas ano, sa pagsusulat niya. So 1 Invictus, 2 JD, 3 Invictus. So ayun, dikit talaga no. 1 and 2 talaga tabla yon, no. So round 3 talaga pinaka nagkatalo. Oh, J-Block. Ako sa bumoto kay Invictus. Napakagandang laban. Yun, round 1, binoto ko si Invictus. Tingin ko, isa sa pinaka naging factor ng pagkapanalo ni Invictus is yung enders. Lahat ng rounds niya. Talagang parang kalmado na siya nagsisimula. Tapos napaka solid ng pagkaka-construct ng mga punchlines niya. Yun, sa round 1, napaka-effective niya doon. Kaya binigay ko sa kanya yung round 1. Round 2 naman, tingin ko, yun yung pinakamalakas na round ni JD. May mga rebut pa
na talagang tumama talaga. Kaya yung binigay ko kay JD yung round 2. Sa round 3 naman, yun nga, tingin ko, sabihin na natin inulit ni Invictus yung angle niya na na-addict sa round 1. Pero para sa akin, effective pa rin eh. Yung pagkaka-ano niya, pagka-deliver niya sa angle na yun. Kaya para sa akin, yun yung pinakamalakas din na round ni Invictus. Kaya yun, binigay ko sa kanya yung round 3. Pero napaka-dikit lang ng laban at kahit sino pwedeng manalo. Pero yung boto ko, Invictus. Ito si Invictus, round 1. Sobrang lakas ni JD, akala ko sa kanya talaga yun. Pero pagpasok ng round 1 ni Invictus, kasi binilang ko kasi yung mga punchline, JD para sa akin, walo talaga yung tumama. Tapos akala ko sa kanya na talaga yun kasi mahirap magsulat ng ganun karaming malalakas na punchlines. Walo, nakuha ni JD, akala ko sa kanya talaga yung round 1. Pero putangin na po, round 2 Invictus, nung round 1 Invictus, para sa akin labing isa yung malalakas na punchline talaga. So round 1 binigay ko kay Invictus, round 2 sobrang lakas ni JD. Pito yung para sa akin yung tumama talaga na yung mga punchline. Tapos pag round 2 naman ni Invictus, para sa akin lima lang yung ano, lima lang. So 1 and 2 talaga tabla. Binigay ko kay JD. So round 3 medyo parang tumamlay yung ano ni JD. Konti lang yung pumasok na suntok. Para sa akin talaga, para sa akin solid. Apat lang yung talagang pumasok sa isip ko na dapat talaga ilista dito. So round 3 naman Invictus. Yun yung deciding round ko talaga. Ito pa rin yung pumasok na linyang mga. Okay. So Invictus, pero perhaps kay JD, putang ina, sobrang lakas niya. Uy, Mot! Congrats ang dalawa. Sa kabila ng pagiging dark horse nila pareho sa tournament, binigyan nila tayo ng classic na laban na masigit pa sa expectation ng mga sumusubaybay. Siyempre, sa round 1, ang ganda ng pasok ni JD para sa akin. Hindi ko lang akalain na matatapatan ni Invictus yung stage presence ni JD. Mm-hmm. Tapos, binigay ko yung round 1 kay Invictus ng konting-konti lang sa punchline count, sa lakas ng mga punchline, sa guro, sa angulo na rin. Round 2, bumawi si JD sa mga rebuttals. Yes. Pasok lahat ng rebuttals niya doon. Tapos yung stage presence niya, consistent pa rin. Habang si Invictus, medyo doon na nagka-problema yung ano niya, yung pag-speed niya. Pero may bara siya na na-justify pa yung pag... Oo, yung may pre-med eh. Malakas yun kaso para sa akin kinulang. So yung round 2, binigay ko kay JD. Sa round 3, para sa akin, para sa diba? Sabi ko nga, diba, may pre-med na dala si Invictus about nun sa pagpiyok. Napansin din ni Mot yun. So, yung round 2, binigay ko kay JD. So, ayan o, karamihan sa judges, 1 and 2 is tabla talaga na. 1 Invictus, 2 JD. So, same kami ng naramdaman dun. Pero nagkatalo talaga sa round 3. No? Jonas at sino ba yung isa? Nakalabuta ko sino yung isa. Na ano ko na yun, na-judge ko na yung battle na yun eh. Sa MP3. Sa MP3 ata yun. Lumaylay sa kanila ang first half, pareho. Nagkatalo lang sa Ender. Para sa akin si JD. Medyo naging awkward yung mga Ender niya. Yung mga pinilit niya pang ihabon. Invictus. Although parang awkward din kasi umiyak siya, pero mas maganda yung punchline na binitaw niya. Tsaka yun, para sa akin, mas lamang si Invictus, angle wise din, mas maganda yung angle na pinili niya, connectado dun sa angle niya sa round 1. Kasi sa round 3 niya, parang doon naman yung pumasok ng angle ng konsensya sa paggamit ng droga. 1 and 3 kay Invictus, round 2 kay JD. Congrats! Ayun, no? So, happy naman ako sa naging judgment ng mga live judges natin kasi karamihan, no, pinakinggan ko 1 and 2 na votes nila is tabla kasi 1 Invictus, 2 JD. Nagkatalo lang talaga sa round 3 kasi yun talaga yung pinaka-deciding. And happy ako kasi syempre kahit papaano na nahirapan ako sa pag-judge ng battle na to, nagkaroon ng sense kasi may mga naging kaparehas ako na vote even sa 1 and 2, no? Kasi sa lahat, no, 1 and 2 tabla. Round 3 yung pinaka nagkatalo. So, happy ako dun.
Pero tangin ang hirap ng battle na to. Ang hirap i-judge ng battle na to. Hindi nagkaroon ng style clash kasi same sila ng style. Nagsalpukan talaga yung mga baon nila na masterpiece dito. So, ayun. Kung yung bracket A na Husky vs. Plaridel, nahirapan na ako. Tangin ang mas grabe yung Invictus at JD sa battle sa semis ng Isa Buhay. So, sana sa ahon magkaroon tayo ng ano no, na Plaridel vs. JD, no? Parang kumbaga battle for third, unofficial battle for third ulit. Katulad nung Isa Buhay 2019, no? Kasi naglaban yung Poison tsaka G-Clown nun eh. Diba? Battle for third. Unofficial battle for third. Pero ayun, Invictus versus Husky sa finals, magbibigay ako ng prediction or insights. I'll go for Husky sa round sa ano sa finals ng isa ng champion rather. I'll go for Husky for 2023 Isa Buhay champion. Pero magiging tiktikan yung battle. Depende kung malinis nilang na spit parehas yung mga baara nila. Pero if magtutuloy-tuloy na ganito yung performance ni Invictus, especially finals yon, dapat malinis talaga yon, walang piyok talaga yon. No, sabi nga ni Jonas, pag pumipiyok is nababawasan na ng puntos eh, no? Pero ayun, tignan natin, pero siguro Angels mas lamang si Husky sa pagsilip ng angulo kay Invictus, kasi tignan niyo yung ginawa niyang angulo kay ano, kay Plaridel, no? Sa laban na yon, sobrang siksik. So I'm hoping na madala ni Husky yung ganong style sa pag-dissect kay Invictus. Kay Invictus naman, gusto ko lang ng malinis na performance Invictus. Syempre yung pagiging technical, lyrical din naman natin maaalis kay Invictus yun, pero magandang ano to, style clash ang magiging finals ng Isa Buhay 2023. So magiging dikit yun, own preferences na lang siguro ng mga judges, pero for me, since na-review ko yung laban nila sa semis based sa past battles nila, I'll go for Husky kasi mas naging mas well prepared si Husky talaga. So ayun, Husky ako sa ano, sa for being Isa Buhay 2023 champ. Yan. So ayun, congrats Invictus, tangay na solid na laban yun. So kita-kits tayo Isa Buhay 2017 tournament. Ito na yung simulan ng pamasko ko sa inyo. So yun, kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.